Ilan sa pinagtuunan ng pansin ng ilang presidential aspirant ay ang pagtugon sa muling pagtaas ng COVID-19 cases sa bansa. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Pansamantalang ipinasara ang Unity Team Headquarters para daw maprotektahan ang kanilang staff at supporters. Ayon sa tagapagsalita ni dating Senador Bongbong Marcos na si Attorney Vic Rodriguez, mayigit 20 staff nila ang nag-positive sa test. Pinagpaliban na rin daw lahat ng aktibidad ng Unity Team hanggang January 15 at pinayuhan ng kanilang supporters na iwasan ang political activities na maaring maging sanhi ng pagkalat ng COVID-19. Ang kanyang katandem naman na si Davao City Mayor Sara Duterte ay nagbigay ng update sa lagay ng COVID-19 sa Davao City. Nag-plateau daw ang COVID-19 cases sa Davao City. Patuloy din daw ang preparasyon ng lungsod para sa pinangangambahang surge na inaasahan sa ikatlo o ikaapat na linggo ng Enero. Binisita ni Manila Mayor Isko Moreno ang Araulio Quarantine Facility sa United Nations Avenue sa Maynila para tiyaking handa na itong tumanggap ng mga kailangang mag-isolate dahil sa COVID-19. Nakalaan din daw ang kanilang mga ospital sa mga moderate hanggang critical cases. May stock din daw sila ng ilang uri ng gamot kontra COVID-19. Nanawagan din si Moreno sa publiko na magpa-COVID vaccine at booster na. Ngayong nalalapit ang kapistahan ng Poong Nazareno at Santo Niño de Tondo, pinagbawal na rin ang prosesyon at malalaking pagtitipon. Hindi rin daw muna siya maglilibot. Kasama naman ni Moreno ang kanyang running mate na si Dr. Willie Ong na ipakita sa publiko ang mayigit 20,000 tablets ng COVID medicine na molnupiravir na binili ng Manila LGU. Inabisuhan na rin ni Senador Manny Pacquiao ang kanyang team na suspindihin muna ang lahat ng political gatherings at mag-focus sa pag-organisa ng Zoom meetings hanggang matugunan ng gobyerno ang pagtaas ng COVID cases. Kailangan daw nilang makiisa sa pamahalaan para mapababa ang COVID cases. Pero tuloy-tuloy daw ang paglikom nila ng donasyon at relief goods para sa mga nasalanta ng Bagyong Odette. Sa pamamagitan naman ng social media, sinabi naman ng running mate ni Pacquiao na si Representative Lito Atienza, dapat daw ay may malinaw na batayan ang desisyon ng Metro Manila Mayors na limitahan ang pagkilos ng mga taong hindi pa nagpapabakuna kontra COVID. Sa isa namang statement, tinalakay ni Vice President Lenny Robredo ang ilang programa ng kanyang opisina gaya ng Angat Buhay na nakatulong daw sa mahigit 600,000 na pamilyang Pilipino. Katuwang ang private sector, tinutugunan daw ng programa ang food security and nutrition, universal health care, public education at iba pa. Kasama rin daw dito ang disaster relief and rehabilitation, maging ang pagtugon sa COVID-19. Sa isang tweet, inanunsyo ni Robredo na sa mga nangangailangang magkonsulta sa doktor, tuloy-tuloy pa rin daw ang bayanihan i-konsulta. Ibabalik na rin daw ngayong linggo ang mga swab caps. Sabi naman ni Senador Ping Lacson, bawat isa sa atin dapat gawin ang kanyang papel sa pagsugpo ng virus at sa pagligtas ng buhay ng mga tao, lalo na ngayong patuloy na naghihirap ang ekonomiya. Kahit naman daw wala pang spike sa COVID cases dahil sa Omicron variant, sumusunod naman daw sila ng kanyang running mate na si Senate President Tito Soto sa mga health protocols, lalo na kapag nasa aktibidad na maituturing na super spreader. Kaugnay sa petisyon ng partido ni Pangulong Duterte na buksan muli ng COMELEC ang filing ng Certificate of Candidacy para sa national at local elections, sabi ni Lacson, ayaw niyang isipin ng intensyon ng PDP laban ay i-delay ang eleksyon at magbigay daan sa pagpapahaba ng termino ni Pangulong Duterte lampas sa June 30 ng taong ito. Labag daw ito sa saligang batas at hindi dapat payagan ng Senado na mangyari. Sang-ayon naman dito si Soto, bababa daw siya bilang Senate President sa katapusan ng Mayo at maghahalal daw sila ng bagong Senate President na pwedeng maging Pangulo pansamantala. Yan ang unang balita. Sandra Aguinaldo, buong puso para sa Pilipino.